Ang muling pagkabuhay ni Hesukristo ang itinuturing na kaganapan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya naman kabi-kabilang pagdiriwang ang ginaganap tuwing Easter Sunday. Dito sa Pilipinas, kabilang sa mga tradisyonal na ginagawa tuwing Linggo ng Pagkabuhay, ang salubong o pagsasadula sa pagtatagpo ng Birheng Maria at ni Jesus. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Matapos ang kanyang paghihirap para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at ang kanyang kamatayan sa krus, sa ikatlong araw, muling nabuhay si Hesukristo. Ito ang naging sentro ng selebrasyon ng mga Kristiyano sa Linggo o Pasko ng Pagkabuhay. Sa araw na ito, ginugunita ng mga Kristiyano ang pagbangon ni Hesukristo mula sa kamatayan. Ito rin ang hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Kuwaresma. Tuwing Linggo ng Pagkabuhay, isinasadula ang pagtatagpo ng Mag-inang Maria at Jesus na muling nabuhay. Kilala ito sa tawag na salubong. Karaniwang nagsisimula ang dula sa magkahiwalay na prosesyon ng dalawang imahen. Gaya ng ginawa sa Ilagan City, Isabela. Nagsasalubong ang dalawang prosesyon sa harap ng simbahan. May isang anghel na tila pababa mula sa langit. Tatanggalin niya ang itim na belong nakataklog kay Maria na sumisimbolo ng kanyang pagbababang luksa. Sa ilang lugar gaya sa Samalbataan, sinusundan ang salubong ng misa ng pasasalamat. Masaya rin sinalubong ng mga taga-Ginobatan Albay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kakaiba naman ang naging pagsalubong sa Lukban, Quezon. Kasabay kasi ng parada ang makukulay na float at mascot. Nagbabasaan ang mga tao. Ginagawa raw nila ito bilang tanda ng paglilinis sa mga tao sa kanilang sarili. Karaniwan din tuwing Easter celebration ang Easter egg hunting. Simbolo ang itlog ng resurreksyon o muling pagkabuhay ni Jesus. Pero sa Magsingal, Ilocosur, imbes na mag-egg hunting, egg boxing ang ginagawa. Pinag-uumpog ang mga itlog at tinatanghal na panalo ang may pinakamatigas na chef. Jennifer Solis, nagbabalita, Pilipinas.